Yeah, so hi guys, welcome to my channel. Kung bago lang sa channel ko, please like and subscribe. So ayan, ito na yung Honda Dio 2021 na red and black colorway. So yung natin vinlog is yung white and blue. At ngayon naman kasi is matetest na natin. So maraming salamat kay Sir Kim. Shoutout sa Sir Kim Ryan. Yan. So ngayon, tingnan natin yung specs. At idikit natin yung, ano, yung RFID dito sa ano para ma-check nyo rin kung gaano siya kalaki. So pagdikitin muna natin. So ayan guys, so ganyan siya kalaki yung Honda Dio natin. So halos kasi nilaki lang niya talaga yung RFI, no? So ayan, sa mga nakakita ng RFI, kasi nilaki din na siya ng NMAX. So yan po ang comparison ng laki niya ni Honda Dio at ni RFI. So hindi siya maliit, tignan talaga si Dio pag natin niya sa personal guys. Sa picture mukha siyang maliit, oo, pero sa personal, ayan, no? Laki. Yan guys, so ito si Honda Dio 2021 is my SRP na 49,900 pesos. 110cc air cooled, guys. Parehong drum brake harap likod. At malaki compartment. Tapos matipid pa siya, guys, kasi umaabot siya ng 55 to 58 km per liter. So dito tayo sa harap guys, si Honda Dio is LED na headlight niya. Then yung signal light niya is bulb type pa, ayan. Then sobrang laki niya talaga yung harap niya, sobrang laki tignan. Tapos dito sa may handlebar yung cover, yung pinakamukha niya rin is merong LED dito na mga kaporma. Ayan, it's may logo ni Honda. So ayan, napaka-pogi oh. Ganda. Ayan guys, tapos dito sa tail light, ayan yung pinaka malaking taillight na nakakita ko guys, ayan. So LED din siya guys, then bulb type pa yung signal light siya. Sa isang compact na siya, so yun, maganda dyan. Then wala siya ng plate light. Okay, ito meron pala plate light, nakaisa na siya dito. Ayan. Then reflector. Tapos yung plate holder niya guys. So sobrang laki din ano niya, fender niya. Tapos ayun yung itsura nung pipe niya. So yung sa nakarang vlog ko kasi hindi yun na puti, hindi natin nakita kasi naka-plastic pa. Sa panel gear siya guys, so all analog pa siya. So very basic lang. Kita-kita bagong-bago, 144 pala. 2 weeks pa lang daw to kay Sir Kim. So ayan. So ito yung speedometer niya, then odometer. Kasi may nakalagay ng motor scooter. Napaka-pogi tignan. Then fuel meter. Then yung logo ni Honda, then signal lights, tapos high beam. So ayan laman ng panel gauge niya. Tapos ito ay sa left side pa rin, so yung grip, then yung rear brake. Na combi brake siya guys, ha. Combi brake siya. Then may lock dito pag pinitik mo pataas. Tapos, ayan, high beam, low beam, signal lights, then busina. Ayan. Kasi ito yung side mirror niya guys. So maganda rin yung jacket ng side mirror niya. So ang pogi. Ayan. So very ano rin yung side mirror niya. Ma-sporty look na rin siya. So yun. Then dito sa right side, onting-onting lang talaga makita nyo guys. So throttle grip, front brake, tapos push start lang. Yon, tapos ito yung ayan pa rin, side mirror. Ang cute. Then dito sa bandang gitna, so ayan, andito yung choke. Since carb type siya guys, walang bulsa, yun lang. Sayang walang bulsa, no? Ang laki pa man din sana nito. Tapos ito susuyan niya guys. So may anti-theft na rin siya. So may lock dito. Goods, tapos yung seat button, ayan. So check natin yung seat button. Ayan, so dito tayo sa seat guys. So yung seat niya medyo makapal at maganda yung cushion, malambot. Then maganda yung ano, synthetic leather na gamit. Makapit siya sa any fabric type. So ayan. So hindi magre-reklamo OBR mo dito. Tapos tingnan natin loob. So ayan yung loob niya guys. So walang spring or support dito sa ano. So mabilis babagsak yan sa inyo. Tapos ito yung ano, seat storage siya guys. Maluwang, kasha half face. Alam ko 14 liters to eh. Nakalimutan ko sa review ko.
Eto boss, andito yung fuel tank. So tank capacity is 5.3 liters na may fuel consumption na 45 to 55 liters kilometer per liter ata. So yun. So sobrang tipid talaga ito kahit carb type siya. At 110cc guys ha, hindi siya below 100. So ayun. Tapos ito yung ano guys, yung ano niya, grab bar, hawakan ang kas. So ayan, sobrang laki. Ang cute. Ayan. Tapos kailangan ito talaga guys, goods for daily use kasi pwede siya pamalengke lalo na at meron siyang sabitan dito, no? Tapos ang laki ng ano niya guys, footboard. Ayan, no? Size 12 sapatos ko. Ang luwang pa. Kasyang-kasya pa dyan guys. Then meron pa siya dito sa sabitan. Ito nakatago, ayan, no? So may foldable na sabitan dito. So ano talaga to? Pampalengke scooter talaga. Ang dami malalagyan. Ayan guys, so nakasakay naman tayo ngayon. So sobrang laki ng legroom niya guys. So sayang talaga, hindi siya nilagay ng bulsa. Kasi kahit 5'8 ako, oh ayan, oh, ang laki ng space, oh. Siguro mga sandang kalkalahati. Sayang, hindi nilagay ng bulsa dun, oh. Sayang talaga. So ayan, sobrang luwang. So kahit 5'10 ka, 5'11 ka, hindi kami hirapan dito. Kasi ang laki din talaga niya. Ayan, oh. Parang ang laka, ano, naka Aerox kasi yung taas nung panel niya halos malapit na rin sa'yo. So relax ka lang dito, hindi ka nakayuko dito guys. So ayan, solid. Ayan, so dito tayo sa setup guys. So size 10 steel rim, then drum brake siya guys. Tapos yung suspension niya, nakalimut ako tawag dito, hindi ito telescopic tawag dito eh. Ayan, tapos yun nga, combi brake yung harap at likod. So dito sa left side nung brake lever, yun, combi brake siya guys. Ayan. So ganda rin ito. So matetesting natin mamaya. Then maganda pa rin yung ano niya guys, plastic niya. Kahit sabihin mo 49,900, ang ganda ng plastic niya. Ayan, so dito tayo sa likod guys. So size 10 din yung steel rim niya. Then drum brake din siya guys. Tapos isa sa mga naganda ko dito guys, yung fairing siya sa gilid, napaka-porma. Pati yung decals, sinabihan ng decals, napaka-porma. So ayan, ayan siya guys, oh. So actually hindi siya ano, black, matte black. Ano siya guys, para siyang metallic gray yung datingan nito. So ayan, oh. Kitang-kita ba sa video. Ang ganda ng dating niya. So bumagay dito sa ayun nga, tapos meron pa siyang pa-grill dito na style. So parang panira ng wind resistance. So ayos, napaka-pogi. Sa right side ni Dio, so kitang-kita natin kung gaano ka-pogi itong Honda Dio at very basic lang talaga siya. So ayan. So makita natin guys dito, walang ukaw dito, so wala rin ukaw sa loob kasi ang battery niya is andito sa taas. So hindi siya mabis, masisira kahit mabasa yung ilalim mo guys. So wala siyang battery dito sa ilalim. So andito siya guys, sa taas yung battery. Then ayan yung fan niya, kasi aircool nga siya. Then yung pipe, cute. Ayan yung pipe niya guys. Tapos yung tapakan ng angkas is isa na sa ano guys, sa footboard. So isang ano na siya, buo na siya. So ayan yung tapakan ng angkas. Then dito naman tayo sa left side. So ayan, ganun pa rin. Ang cons lang dito, wala siyang side stand. Pero nakita ko sa group, may nagagawa na or may mabibili ka para malagay na side stand. So sayang lang, ba't di pa ginawa ni Honda na may side stand, no? Kung kaya naman pala talaga nilagyan. So pinahirapan pa talaga yung mamimili. Kasi syempre, hassle din kung lagi mo sa center stand, di ba? So ayan yung center stand niya guys. Then ayan yung tapakan niya ang kas. Siya sa footboard. Then airbox. Tapos CVT niya, na cute, ang lit lang din ng CVT niya. Then may kickstart siya in case na maglo battery mo. Then monoshock. Ayan, tapos meron ditong ano, anti-tilt sink para hindi dumumi dito yung part na dito. Ayan. So test drive na natin. Yeah, so guys, 5'8 yung height ko, eh Honda Dio. Ah, sa totoo lang pareho na ka-tiptoe pa ako. Ayan, medyo mataas din talaga siya. Hindi siya mukhang Dio na flat lang. So ayan, so kaya pag pinlet mo isang paa, medyo rin. So magkasakay, 5'8 ang height. Ayan. A few moments later. Ayan. So guys, test drive natin tong Honda Dio. Ayan. Sobrang ganda. So start na natin. Then push start. Ayan. So maingay pa yung start nito guys, no. So testing natin. Let's go. Malakas ang hatak niyo. Ganda. So ikot-ikot lang natin. Test natin yung brake at suspension at yung handling na rin. So ayun, ang ganda ha, ang smooth ng takbo niya ha. Oh, ganda, tahimik pa.
Ayos to. Grabe, ang ganda niya, guys. Ayan. Full yan. Kasi yun nga, yung parang sa Bergman, yung nararamdaman ko ngayon, yung sa likod, parang ayaw ko, parang nahalugan ako. Pero, smooth yung ano niya. Yung takbo. Ayan o, takbo. Eh, kung mabaitan ko pag-init ito, gaganda pala ng takbo na ito eh. Araso lumak. Lubak yan ha. Lubak ulit. So yung suspension niya, sakto lang din. Hindi siya yung pepechugin. So para sa 49,000, ang ganda nito ha. Ganda nito takbo. Oh, sakto lang yung suspension niya. Partida, mabigat pa ako ha. Ganda. Ayos to ha. Boom. Okay to, good to. Tara natin yung prel sa harap. Ayun. So yung prel sa harap, medyo ito malal, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng suspension niya. Harap at likod, ramdam mo. So yung prel sa harap, guys, slow mo. So hindi ka maka-aksidente dito kasi slow mo yung agad niya. Ayan, tapos ulit natin. Ayun. Parang naka-ABS. Kasi slow mo yung agad niya. Ang ganda. Ang ganda. Minsan lang mapahanga ng mga malalit na scooter ha. Tapos ba't matakbal sa arapay ko ha. Ang ganda. Guys, goods to guys, goods. Shoutout sa'yo Sir Kim, sobrang bait mo. Piniagan mo ako i-vlog to. Kasi natin harurot naman dito sa pababa. So yun tayo sa lingunan. Kasi natin dito. Ganito oh. Hindi mo siya ganun pala kasang hatak ka talaga. Pero, ang smooth. Sheesh! Ganda, boy! Ganda ng takbo! Kasi ating combi brake! Combi brake! Ah. So, yung combi brake, sakto lang din. Ang ganda. So yun nga, parang sa Bergman, naramdaman ko din dito sa ano, sa Dio. Parang alam mo yung, ano matawag dito? Parang nakapako yung gulong mo sa likod. So ganun yung pakiramdam pala pag malit yung gulong mo sa likod. Parang naiiwan. Pero good naman siya, hindi ko siya nakakaya, nakapanibago lang. Ayun, parang nakapako sa likod. Tapos ang ganda rin na sa mirror niya guys eh. Linaw. Ang ganda na side mirror niya. Ang laki pa. Pero yung busina. Yun yung busina. Sobrang liit. Medyo alakanan tayo dyan ha. Pag may mga truck ha. Ang sarap ang long ride nito guys. So ako 5'8 ha. Hindi naman ako nahihirapan. Kasi ang taas nga ng manivela niyo. Ganda. Tamang alakaga lang dito. Tapos palit na panggigilid. Ay, awit. Good store. Tapos pala para mo ng onti yung gulong sa likod. Kasi yung gulong na to sa likod is 90 by 100. So feeling ko kahit ito mag 110 o 120. Grabe, hindi mo natakso niya. Hindi ko yung expect ito sa Honda Dio. Anti-fed nito guys. Tapos na nakapalang tanggal 5 liters. So mga bako-bako oh. 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 Ganti. Ayos to. Solid, solid. Nasab ako ah. Pag-pag. Ayos na. Hindi siya ganun kasakit sa braso. Lumab ako. Sarang naman hatak. Ayos na. So, sa nagpapatest drive nito, Patrick. Wala akong masabi, boy. Goods to Honda Dio. Ang ganda ng takbo, boy. Hindi na talaga bagay sa akin. Pero mas putang takbo niya. Oops. Oh, ang ganda ng preno pag pinagsabay mo. Ang smooth.
Sana all. So ayan guys, maraming salamat. Napakaganda na itong Honda Dio. Sobrang lupit guys. Para sa price na 49,900, wala siya side stand. Hindi siya FI at hindi siya disc brake. Tapos maliit yung gulong, pero good siya. Sobrang ganda guys. Wala akong masabi. So ito, may lakad na Sir Kim. So halika natin. Ayos, ang ganda. Baka po boss, baka po ng motor mo. Ganda na takbo. Di ko pa nilalayo talaga to. Hindi pa, kaya ayan pa lang. Yun, so yun guys, Honda Dio 2021 Super Goods, 49,900 pesos, 110cc carb type. Kahit di siya FI, goods na doon siya kasi nasa 55 km/l ang takbo consumo niya. Tapos LED na headlights. Then, hindi siya disc brake, drum brake lang. So, soon naman at sigurado maka-convert sa disc brake kami, magagawa. So, side stand, wala siyang side stand. Pero meron na kayo nagbebenta at nagagawa. So, yun. So, maraming salamat kay Sir Brian. So, maraming salamat Sir Brian sa pagpapa-unlock na Patrick sa Remote Honda Dio. So, gusto sa promo ang Patrick. Pre, gusto ko Honda Dio. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Bye!